Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Notable Bio. Sa araw na ito ay kilalanin natin ang isa pa sa may napakagandang mukha sa industriya ng showbiz na si Olivia Senizal. Siya ay nagsimula ng kanyang karera sa industriya noon dekada 50, at nakilala sa kanyang husay at talento sa pag-arte sa ilalim ng Premiere Productions. Siya rin ay ilan beses na halal para sa Best Actress Award ng FAMAS, bilang pagkilala sa kanyang naging mga pagganap sa pelikula. Si Gloria Pagtakhan Maige, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang Olivia Senizal, ay isinilang sa Imus, Cavite noon October 21, 1927. Ang kanyang ama ay nagngangalan si Rio Maige, at ang kanyang ina naman ay si Patrocinio Pagtakhan. Ang buong pamilya ni Gloria ay mahilig sa music, kung saan siya at ang mga kapatid ay maagang namulat at natuto sa paggamit ng mga instrumentong pangmusika. Isa sa kanyang naging paborito ay ang pagtugtog ng piano, na kanyang malugod na ibinahagi sa naging anak sa hinaharap. Habang lumalaki, si Gloria ay madalas rin kunin bilang reyna sa mga Santa Cruzan sa iba't ibang bayan sa Cavite, dahil ang dalagita ay mayroon napakagandang mukha na bumighani sa maraming kababayan noon. Siya ay nag-aral at nagtapos ng elementarya hanggang sekundarya sa kanilang bayan sa Imus, at kumuha ng kursong Home Economics ng magkolehiyo sa College of Holy Trinity sa Maynila. Nang makatapos ng college, ang dalaga ay nagsimulang maging guro sa isang eskwelahan sa kanilang bayan, at minahal ang kanyang propesyon na pili. Subalit ang landas ni Gloria ay nakatakdang magbago nang makilala at manuyo sa kanya ang composer na si Josefino Senizal. Sa dami ng lalaking nagnanais na makuha ang kamay ni Gloria, si Josefino ang bumighani sa puso ng dalaga. Noon una ay tutol ang kanyang mga magulang sa maagang pakikipagrelasyon, subalit dahil sa pagmamahal na namamagitan sa dalawa, sila ay agad nagpakasal. Sa kanilang pagsasama, si Gloria ay nalantad sa industriya ng pelikula, dahil ang asawa ay nagtatrabaho noon bilang musical director sa Premiere Entertainment Productions. Dito ay nakilala ang mga boss ni Josefino na sila Hermoso at Dolores Santiago, na nagmamay-ari ng Premiere. Agad humanga ang mag-asawa sa angkin kagandahan ni Gloria, at inimbitahan ng babae na subukan ng pag-arte sa mga pelikula. Noon una, si Gloria ay nagdadalawang isip sa alok na ito, sapagkat wala sa kanyang pangarap na maging aktres sa pinilakang tabing. Subalit dahil sa panghihimok ng producer at direktor na si Sirio H. Santiago, ang babae ay kalaunan pumayag na subukan ang pag-arte. Siya ay unang ipinakilala sa pelikulang Palahamak noon 1955, kasama ang mga batikang artistang sila Jose Padilla Jr., Lela Morena, Carol Varga, at Loro Delgado na tumulong sa kanya upang siya ay maging magaan ang loob sa set ng pelikula. Dito rin isinilang ang kanyang screen name bilang Olivia Senizal, kung saan siya ay nakilala ng mga tagahanga. Ang kanyang tunay na pangalang Gloria ay hindi nagamit sa showbiz, sapagkat ng panahon iyon, ang aktres na si Gloria Romero ay kasalukuyan na mamayagpag sa mga pelikula. Ang pagpapalit ng pangalan ay para maiwasan ang confusion ng mga movie fans at mga mamamayan, at upang siya ay magkaroon ng sariling identity sa kanyang bagong propesyon. Sa kabilang banda, ang pangalan Olivia ay napili, dahil marami ang nakapansin ng kanyang pagkakahawig sa Hollywood actress na si Olivia de Havilland. Matapos ang kanyang introduction film, ang baguhan aktres ay sunod-sunod ang naging mga proyekto dahil sa malugod na pagtanggap sa kanya ng masa. Siya ay nakasama sa mga pelikulang Ninera, Hachacha, Pangako ng Puso, at Pandango ni Neneng noon 1955. Apat na kasaysayang ginto, Margarita, Prinsipe Villarba, at Pitong Maria noon 1956. Espadang Umaangil, Bicol Express, at Don Luis noon 1957. Water Lily, Obra Maestra, at The Kidnappers noon 1958. Viuda de Oro, Nakausap Ko ang Diyos, Wala Kang Kapantay noon 1960, at marami pang iba. Ang kanyang pamamayagpag sa showbiz ay nagbunga ng pagkilala, nang si Olivia ay manominate para sa Best Actress Award ng FAMAS, sa mga pelikulang Desperado at Water Lily. Hindi man pinalad na maiuwi ang trophy, ito naman ay nagpatunay ng kanyang husay at talento sa pagganap ng mga role na ginampanan. Siya rin ay patuloy na tinang kilip ng tagahanga, at nagkaroon ng maraming alok na pelikula. Subalit sa pagpasok ng dekada 60, si Olivia ay unti-unting naglay-low sa mga proyekto sa showbiz, upang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Siya ay tumulong sa pangangasiwa ng kanilang negosyong mga sasakyan, at nag-manage sa pagpapasweldo ng kanilang mga empleyado. Si Olivia ay naging busy rin sa pag-aalaga ng nag-iisang anak, at ito ay tinuruan umawit at tumugtog ng piano. Siya rin ay nagsimulang maglaro ng golf, kung saan ito ang naging libangan ng babae sa kanyang bakanteng oras. Dahil dito, dumating ang pagkakataon na si Olivia ay tuluyan nawala sa limelight, at tumigil sa paggawa ng mga pelikula.
Subalit ang aktres ay hindi nawala ng aktibidad at naging aktibo sa mga organisasyon sa kanilang lugar, tulad ng Capitol Hills Golf Club Ladies Chapter, Lions Club, Sinagtala o Bahay na Walang Hagdan Foundation, na tumutulong sa mga taong may mga kapansanan. Siya rin ay paminsan-minsan nagsusulat ng artikulo sa isang kilalang pahayagan, na kanyang naging dagdag diversyon sa buhay na malayo sa kamera. Pag mayroon mga okasyon sa kanilang tahanan, ay nakikita rin ang aktres na nagbibake ng kung ano-anong pastry at cake, at iniimbitahan ang naging mga kaibigan sa showbiz noon, tulad nila Cynthia Zamora, Corazon Ribas, Mila Del Sol, Delia Razon, at marami pang iba. Sa lahat-lahat ay masasabing ang pribadong buhay ni Olivia ay naging mapayapa at masaya, nakasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng pagiging busy sa negosyo at pamilya, ay hindi naman nakalimot si Olivia sa propesyon na kanyang minahal noon. Pag mayroon magandang alok na pelikula, ay paminsan-minsan siyang muling lumalabas sa big screen, at ang kanyang huling naging pagganap ay noon 1993, sa Piddle Dida Part 3. Matapos nito ay tuluyan nang huminto ang aktres sa pag-arte, at namuhay ng malayo sa intriga ng showbiz. Noon April 14, 2008, si Gloria Maige o Olivia Senizal ay nilisan ng mundo sa edad na 80, dahil sa komplikasyon ng kanyang naging sakit sa bituka. Naiwanan niya ang kanyang asawang si Josefino at kanilang anak, subalit siya ay nanatili sa puso ng mga mahal sa buhay. Ibinahagi ng anak ni Olivia ang ilan mga aral na kanyang natutunan sa ina, na ayon dito ay huwag maging mapaghangad ng labis, lalo na kung ito ay iyong makakamit sa pamamagitan ng panlalamang sa kapwa. Ang pagkatao ang salamin ng ating kaluluwa, at maging disente sa lahat ng bagay at palaging tumulong sa kapwa. Kung ang isang bagay ay nakalaan sa iyo, ito ay tanggapin ng may kababaan loob at maging kontento sa buhay. Nakamit ni Olivia ang tagumpay sa loob at labas ng showbiz, na nagbigay inspirasyon sa kanyang naging mga tagahanga, at mahal sa buhay. Hindi man nagtagal ang dating aktres sa paggawa ng mga pelikula, ay masasabi pa rin na siya ay nag-iwan ng marka sa puso ng mamamayang Pilipino, na naging bahagi ng kasaysayan ng pelikula sa ating bansa. Siguro magtatagal ang buhay kong ito. Mula nang mamatay ang mister ko, para bang lalong lumalala ang sakit ko. Hindi mo ba naman naisip na paligayahin ang sarili mo? Kamusta si Cielo? Nakita mo siya, hindi ba? Nasa mabuti siyang kalagayan. Noong una, kami lamang dalawa ng daddy mo. Ngayon, ang dami na. Ano? O ikaw, Ate Juliet, ilang apo bang aalagaan mo? Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Olivia Senizal, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.